Good day po mga idol. Ayan, so welcome po sa Reyesa Tipin Farm. Sa video po na ito, igagawa po tayo ng poste po ng dragon fruit. Ayan, so ito po yung mga itatanim po namin, no? Ito yung mga hybrid po na varieties po ng dragon fruit. Ayan, galing po ito kay Ma'am Grace Royce po ng Visayas. Oh, Ma'am, salamat po ng marami, no? Ayan, so as in maraming salamat po. Napaka mamahal ang rare varieties po ito, no? So ayan, meron po tayong King Kong dalawa. Ayan, limang Asunta. Ayan. Actually, nasa 16 po na mga hybrid varieties po ito, no? At sinamahan na rin po ito ni Ma'am Grace ng Royal Red tsaka ng Vietnam White. Ayan, meron po tayong Edgar. Ayan, S8. Ayan po, ano? So yan, igagawa po natin ng poste ng mga ito po. So nasa almost 2 weeks na rin po sila dyan sa seed bag. Yan, so patutubuin po natin na, habang wala po, nasa lilim po ito, ano? So nasa nursery po namin ito, mga hybrid varieties po na ito. Ayan, so napakahalaga po na kung gusto natin na matibay yung tatagal po itong mga tanim, eh, matibay na rin po yung poste. So gumamit po tayo ng 12mm po na mga bakal. So syempre, kailangan po natin ng maraming bakal. So ayan po, ano? 12mm po yung mga bakal na ito. Ayan. Ayan po, ano? So ang pinuputol po natin dito is 8.5 feet po. Ayan. So sa isang bakal po, nasa 20 feet po yata yan, eh. So ayan, 8.5 feet po, ha, ang pinuputol natin. So sa paggawa po ng poste po ng dragon fruit, tatlong bakal po ang kailangan. So at lalagyan po natin yan ng triangle niya. Ayan, sukat-sukat. Ayan po nga pala si father namin, si Papa Teams and si Uncle Eddie, ano? Ayan. O aside po sa 12mm, meron din po tayong 9mm po. Ayan, yung 9mm po, ito po yung ating pang parang belt po, yung triangle, no? So, itatriangle po natin yung tatlong bakal na yan para matibay. Huwag lang po yung pagdidikitin, no? Mas matibay po kung naka-belt po sila. So nasa 15 inches naman po yung mga 9mm na itatriangle po natin. Ayan, no? Ayan, so 13. Yan, in-adjust na po namin yan sa 15. Yan, yan po, ano? Itong mga idol. Nasa 15 inches po yan yung nakatriangle po na yan. Ayan, so nagsimula sa 13. Adjust-adjust po kami. Maganda po is yung 15 po talaga. So syempre, mano-mano po tayo, ano? Ayan. So ganyan po ang mag-triangle, no? Wala po kayo yung, syempre yung iba may mga makina na, kami ay mano-mano lang po kasi ang gagawin lang naman po namin is 12 lang po na poste. Ayan. So may sobra po yan na maliliit, no? So ito nga po yung mga nagawa, no? So nasa 8.5 feet po. So ayan, so yan. Ibe-belt po natin yan. Ayan, so nakuhan po yan. So 8-17 na may 3 feet na nasusobra, no? Pagdudugtong-dugtongin lang din po yun. So ayan po, ha. So kung mapapansin po ninyo, tatlong belt lang, nagtitipid ba? Ayan. So pwede rin po naman pong apat na belt. Ayan. Sa ilalim, gitna at sa taas. Ayan, may sukat din po yan mga idol. O di ba? Nasa 15 inches din ang yung sa may belt ba. Ito kasi yung lalampas. Ito naman po sa may flooring. Ayan. Pantay-pantay yan para at least matibay ang ating poste. Ano ba yan? Ayan mga idol, no? Ang lalabas po sa, kasi ang isesemento lang po namin is nasa 7.5 feet po ang isesemento natin. So ito nga po yung forma. So isang plywood po yan. Actually nakatapos na po kami ng 7 po na poste dati. So ito po is 5 poste po. Hindi ko kasi na-video yung dati, yung nakagawa po kami ng 7. So, ito na lang po yung 5.
Ayan, so duos lang kasing gagawin po namin. So yun, babasain po yung plywood, tapos lalagyan po yan ng ganyan, no? Para lalong kakapit at makinis po ba? Makinis yung ating gagawin. Ayan, semento po yan. Yung powder po, no? So yun, ang isang plywood po, 8 feet po, no? Pero ang sesementohin lang po natin is 7.5 feet po. Ayan, so klaro ha. So kung mapapansin ninyo, may 6 inches na lampas. So yan, hanggang sa dulo po yan. Ayan, no, di ba? Buo, para matibay ang ating post, yung mga idol, no? Yung, oh, di ba? Ayan po. So, 7.5 feet lang po ang isesemento natin. So, diba? 8 feet po ang isang plywood. Ayan. So, ito na nga po, ano? Ito naman po is 1, 2, 3. Isang semento, dalawang buhangin, at tatlong bato. Yan po ang sukat ng para matibay po ang ating yung mga lata, diba? Ayan. 1, 2, 3 para matibay ang ating yan, semento. So, ayan. Imekos-mekos na ni... Ayan, no? Go, Uncle Eddie. Ayan, so mekos-mekos yan, Uncle Eds, no? Yun. Ayan, para matibay, no? 1, 2, 3 lang. Isang simento, dalawang buhangin, tatlong bato. Ayan, tubig, syempre. Ayan, mekos-mekos na ni Uncle Eds, no? Ayan, mekos-mekos na. Ayan, mga idol. Sa tagal nang may nagre-request na ang paggawa, no? Eh, ngayon na timing, gagawa po kami. So, ayan. Ito po yung video. Ayan. Part by part lang, huwag nating haluin kaagad, no? Kasi lalo dito, medyo malayo po yung pinag... haluan namin kasi ito may lilim. Dito po tayo sa may kambingan po namin naghalo. Ayan mga idol, no? Ayan. Ako rin taga-halo dyan. Siyempre sa video purpose po isang kalets po muna. Ayan mga idol, no? Kailangan hindi masyadong tuyo. Siyempre, basa-basa para maganda po yung ating poste. Pasok lahat yung mga semento. Ayan mga idol, no? So, ito na po yung nahalo. Yan. By the way po, nakaangat po yung mga bakal na po yan. Ha? May bato sa ilalim para at least nakaangat yung kwan. Para hindi naman nakadikit yung bakal sa plywood. So, ayan po, no? O, yun, nakadalawa na agad siyang kalets, o. Diba? Ayan. So, ang nagamit po dito, yun nga, 1, 2, 3. May konting pool. Hindi, sakto lang. So, may sobra pa nga. Kasi, sa limang poste, ano? So, isang semento. Sa isang semento, makagawa ka na ng lima. So, itong pito na ito, nasa 1.5, eh. Nagamit yung semento dyan. Ayan. So, 1, 2, 3 lang. Ayan mga idol, no? So, seed in. Isik-sik po lahat yan para matibay po yung ating poste. Yung nagawa po namin poste, tinanggal po namin yan sa forma niya after 1 week. Ayan. So, after 1 week, gawa po kami ng 5. Ayan. So, sukat nga pala ng ating... ang size nga pala ng ating poste is 4 inch by 4 inch mga idol. Sa 4 inch by 4 inch. Tandaan po natin mga idol na 2 feet po ang ihuhukay. Ayan, no? Kaya ang lilitaw po ay 5.5 feet po. So, nasa 7.5 feet lang po ang sinemento po natin. So, mapapansin nyo po, may 1 feet po na nakalabas. Yun po yung ibabalik ko at yan po yung papatungan natin ng gulong. So, yun lamang po sa video na ito mga idol. Salamat po sa panonood. God bless.